Hello, hello! At ngayon, nandito na ulit tayo para talakayin ang ating mga kabihasnan sa Silangang Asya. Tayo continuation lang ulit sa ating pinag-aralan noong mga nakaraang araw. Ngayon ay ang tatalakayin natin naman ay ang mga pagdating ng influensyang Chino at Koreano. At ang ating trivia for today's video ay, alam nyo ba na ang rice terraces o hagdan-hagdang palayan sa Cordillera region ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site? Wow, super nice! Ating mga layunin ay still the same at ang gabay sa aralin ang pagdating ng impluwensyang Chino at Koreano. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated sa aming mga videos. Thank you! Ayan, simulan na natin ang ating aralin. Ang kultura ng mga Hapon sa panahong Yayoi ay Yayoi at Kofun ay kakikitaan ng impluwensyang Koreano at Chino. Ito ay dahil noon pa man ay nakikipag-ugnayan na ang Hapon sa Korea kung saan nila natutuhan ang kultura ng China na siyang mananakop ng Korea. Ilan sa mga impluwensyang ito ay ang lengguaheng Hapon na may pagkakahawig sa lengguahe ng mga Koreano. Noong wala pang sistema ng pagsusulat, ang mga Hapon ay ginagamit nila ang mga paraan ng pagsusulat ng mga Chino. Ang mga manggagawang Koreano na naninirahan sa Hapon ay nagdala naman ng teknolohiya sa bansa. Nakarating ang relihiyong Budismo sa Hapon noong 500 CE. Mas umigting ang pagpasok ng kulturang Chino at Koreano sa Hapon noong 600 CE. Sa panahon ng pamumuno ni Empress Suwiko sa payo ni Prinsipe Shotoku, nagpadala ang prinsipe ng mga estudyante, monghe, mga ngalakal at opisyal ng pamahalaan sa China upang pag-aralan ang kultura at teknolohiya nito. Noong panahong iyon ay tinatamasa ng dinastiyang Tang ang ginintuang panahon kaya maraming natutuhan ang mga Hapones dito. Sa loob ng 200 taon ng pakikipag-ugnayan ng Hapon sa China ay pumasok ang impluwensyang Chino sa bansa lalo na sa larangan ng edukasyon, teknolohiya, pamahalaan, sining, arkitektura, musika at relihiyong Budismo. Sa larangan ng pamahalaan, ay itinulad sa burokrasya ng China ayon sa pilosopiya ng Confucianismo ang paraan ng pagkuha ng mga pinuno ng pamahalaan. Binawi ng prinsipe ang mga namamanang posisyon ng mga maharlikang angkan upang limitahan ang kanilang kontrol sa pamahalaan at upang patatagin ang kapangyarihan ng emperador. Ang pagpasok sa pamahalaan ay base sa merito upang masiguro ang tanging ang mga may kakayahan lamang ang mga magiging miyembro nito. Ang kaibahan ay hindi kinailangang kumuha ng pagsusulit ng mga opisyal ng pamahalaan sa Hapon na katulad sa China at Korea. Ang pagbabagong ito sa pamahalaan ay nakapaloob sa 17th Article Constitution na pinagtibay ni Prince Shotoku. Ang sumusunod na mga larawan ay nagpapakita ng pagkakapareho ng arkitektura ng China, Korea at Hapon na resulta ng ugnayan ng tatlong bansa. Dito na tayo sa Taika Reform or Taika Reform. Noong taong 600 CE ay ninais ng namumunong emperador na gawing modelo ang sentralisadong pamahalaan ng dinastiyang Tang sa pagpapatakbo ng kaharian ng Hapon. Kaya ipinatupad ang Taika Reform o Taika Reform na naglalayong patatagin ang kapangyarihan ng emperador at
emperador at limitahan ang kapangyarihan ng mga Maharlika. Bahagi ng pagbabago ang pagdedeklara sa buong kaharian bilang pag-aari ng pamahalaan. Ang pagtatalaga ng gobyerno sa mga probinsya na mismong ang emperador ang pumili at ang pagpapatupad ng bagong sistema ng pagbubuwis noong mga panahong iyon. Noong 710 CE ay inilipat naman ng emperador ang kabisera ng pamahalaan sa siyudad ng Nara na itinulad ang plano nito sa Chang'an na kabisera ng Tang. Malalaki ang daan sa siyudad na ito kung saan nakalinya ang mga magagarang kabahayan ng mga Maharlika, ang mga templo ng Budismo at ang palasyo ng Imperial Family. Ang mga Maharlika ay nakasuot ng mga mamahaling telang seda, nagsasalita at sumusulat gamit ang panulat at lengguwaheng Chino, kumakain ng pagkain Chino, umiinom ng tsaa mula sa China, at inaaliw sa pamamagitan ng musika at sayaw mula sa China. Ang kulturang Chino ay naging simbolo ng karangian sa lipunan ng Hapon. Sa pagbagsak ng dinastiyang Tang ng China ay humina rin ang popularidad ng kulturang Chino sa Hapon. Sa pagitan ng 794 hanggang 1185 ay ginawa ang kampanya sa pagkakaroon ng bansang Hapon ng sarili nitong kultura na kapantay ng kulturang Chino. Kaya imbis na direktang humiram ang kulturang Chino ay binago ng mga Hapones ang kultura ng mga ito upang bumagay sa kanilang kultura. Ito ay sa kanilang kultura na tinatawag na selective borrowing. Nabanggit ko na rin to sa mga nakaraang aralin na ginawa rin ng mga Koreano sa kulturang Chino. Halimbawa ay ang paggawa ng mga Hapones ng sarili nilang paraan ng pagsulat na tinatawag na kana. Ito yung sample picture ng kana. Dumako na tayo ngayon sa panahon ng Heian. Noong 784 ay muling inilipat ng kabisera ang kaharian.